Alam ni Beverly na magkakaroon siya ng problema dito kay George kung kaya't gagawa siya ng paraan. Nilagyan niya ng isang ulo ng baboy na may dugo pa ang kanyang higaan at palalabasin nga niya na gawa ito ni George. Sinimulan niya ang kanyang pagdadrama. Sumigaw siya ng malakas. Kumuha ito ng atensyon. Nagulat ang lahat maging itong si Galvan. Agad na pinuntahan ang boses kung saan ang gagaling at nakita nila ang nagaling ito kay Beverly. Umiiyak siya at takot na takot kunwari. Agad namang nagtanong itong si Galvan kung sino nga ba ang may gawa at bakit nilagyan ng ulo ng baboy ang kanyang higaan. Si Beverly ay agad tinuro itong si George sapagkat sa kanyang paningin ay walang ibang may malaking galit sa kanya kundi ito lamang si George. Ginawa niya ito para matakot at para makunan siya at mawala ang baby sa kanyang sinapupunan. Agad namang tinanggi itong si George ang mga pinagsasabi nitong si Beverly na babaliw na siya at gumagawa lamang siya ng kwento. Mabuti na lamang at naroon ito si Nigo at sinabi nito na mapapatunayan niya na hindi totoo ang pinagsasabi nitong si Beverly dahil kanina pa niya kausap itong si George at nakikipag-inuman pa nga siya. At dahil nga sa walang umaamin ay nagpatawag ng meeting itong si Galvan upang tanungin ang lahat ng naroon sa palasyo. Sila lamang ang may access, hindi man pwede na ang pamilya sa kabilang nitong si Aurora ang pupunta doon kaya sila lamang. Subalit wala talagang aamin dahil ang lahat ay palabas lamang at ginawa iyon ni Beverly para lamang magalit sa kanya si Galvan at paalisin nga si George sa palasyo. Ang gusto kasi ni Beverly mangyari ay unti-unting mawawala ang mga tao sa palasyo at siya at ang kanyang anak na lamang ang matitira. Samantala sa galit nga ni Galvan ay inutusan niya ang kanyang tauhan na kunin ang kanyang baril nang sa ganun may aamin. Ngunit sa takot naman itong si Beverly ay sinabihan na lamang niya na sana nga lang daw ay hindi na mauulit. Maging mabuti umano sila kahit hindi na lang para sa kanya kundi para na lamang sa itinadala niyang anak ni Basil. Nung sumunod na araw ay magkakaroon nga sila ng program para sa gender reveal nitong si Beverly. Nakaradalo itong si Madam Aurora. Agad niyang sinabihan itong si Sam na talagang napaka-competitive nga nitong si Basil dahil naunahan pa nga niya itong si Sam. Maunang ilalabas ang kanyang anak sa labas na ito. Pinuna din ni Aurora ang mga gawang cake na tela minamadali at ang mga dekorasyon sa paligid ay hindi umano ganun kaganda. Para bang hindi pinaghanda ang mabuti. Sa kabilang banda, bigla naman tatawagin ni Jericho itong si Peter upang kausapin. Naiinis kasi siya dahil sa mga parinig niyang salita dito kay Rebecca. Sinabihan niya ito na noon pa man sinabi na niya sa kanya na walang makakaalam tungkol sa kanyang sekreto. Agad namang sinabi nitong si Peter na wala naman siyang binanggit na pangalan kaya bakit pa takot na takot siya na malaman ang katotohanan. At dito ay agad sinabi ni Jericho na hindi dapat malaman nila ang totoo na kapatid niya itong si Rebecca na iisa ang kanilang ama hanggat hindi niya nalaman kung sino talaga ang tunay na pumatay sa kanilang ama ni Rebecca.